sa kalagitnaan ng klase sa Pasil Elementary School sa Cebu City. Bumisita si Vice President Sara Duterte. Pumasok siya sa ilang classroom, nakiupo sa mga mag-aaral sa grades 1, 4 at 6 at nakinig sa paraan ng pagtuturo ng mga guro. Ngayong araw kasi ang formal na pagpapatupad ng catch-up Fridays na layong tutukan ang mga estudyante na nahihirapan sa mga subject. May mga pagkakataong si Duterte rin mismo ang nagturo at gumabay sa mga estudyante sa pagsagot sa ilang math problems. Na-surprise at the same time, na-excited. Medyo kinabahan ako kasi baka hindi maka-answer yung mga bata. Pero I'm happy. Naka-ano din sa mga tanong niya, sa mga explanation niya. Tsaka, yes, happy yung mga bata. Sa kanilang section, pumasok si Secretary Sara. Ayon sa isang opisyal ng DepEd, sinasadya talaga ng Vice Presidente na hindi ipagsabi ang planong pagbisita sa ilang paaralan. Para yung hindi ba rehearse ang mga madadagdag niya kung tutusin. So is the actual situation in the school on a regular day, she may ask the learners to read, mag-commute, yung mga basic skills, yung mga tinatanong niya. Kasi gusto rin niya malaman kung is the curriculum working for them. Nagabot ang Vice Presidente ng 65 laptops para sa lahat ng mga guro ng paaralan, higit 90 sako ng bigas para sa lahat ng empleyado at learning kits para sa mga mag-aaral. Nagbigay din ng dagdag budget si Duterte para sa pagkukumpone sa mga sira sa paaralan. Ayon kay Assistant Secretary Francis Bringas, walang epekto sa kalihim ang kaliwat ka ng issue. Matatandang ilang kritiko ang kumukwestiyon sa pananatili ni Duterte bilang bahagi ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabila ng mga patutsada ng ilan niyang kamag-anak laban sa Pangulo. Hindi siya bothered and she will just continue doing or performing her job as a DepEd Secretary. At nakikita naman natin yan sa kanyang actions regardless of anong issues ang ipinuhan ko sa kanya. Samantala, pinangunahan naman ni Vice President Duterte ang paglagda sa isang Memorandum of Agreement katuwang ang lokal na pamahalaan ng Cebu City para sa pagdaraos ng palarong pambansa ngayong taon. We are excited lahat sa hosting ng Cebu City supported by the province of Cebu sa palarong pambansa. Sinunod nila lahat ng requirements, lahat ng mga tanong na sagot nila and they did it on their own. Cebu City did it on their own. Isinasa pinalpa ang petsa ng palaro, depende na rin kung magkakaroon ng adjustment sa school calendar. Joyce Balancio, ABS-CBN News, Cebu City. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.